Natag-ulan, kailan ba tag-araw pa lang pala ang darating? Hello guys! Hello mga mare at pare! Welcome back to my channel! Medyo wala tayong energy kasi congested yung nose ng inyong kumare dahil nasipon sa sobrang lamig. And for today's video, dahil malamig, gagawa tayo. Ano ba yan? And for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ako gumawa ng isang soup na different from the usual chicken or beef soup. Ito yung tom yum soup. Tom yum ramen yung ituturo ko sa inyo. So, sa mga gustong malaman kung paano gumawa ng tom yum ramen, paupo lang kayo dyan, mag-relax and watch out! Para simulan yung ating soup base, naglagay ako ng tubig dito sa ating pan. Papakuluin lang natin siya kasama ng sibuyas. Nasisipon talaga ako ng bawang at saka ng ginger. Ayan. Tapos ilagay na natin yung ulo ng ating hipon. Yung 5 pirasong hipon, kinuha ko yung ulo, ilagay ko na. Kailangan ko lang makuha yung katas ng hipon para malasa yung ating maging soup base. Ayan, nalilito ako sa camera kung saan ako titingin. Ayan. Medyo i-press ko lang ng konti hanggang sa lumabas yung pinakataba doon sa ulo para malasa siya. Pero usually, para gumawa ng seafood soup base, ang kailangan mo ay alimasag, ayan, pwede yan, ulo ng hipon, saka yung pusit para malasa, saka yung pinagpakuluan ng tahong para talagang malasa siya. Since nandito ako nga sa Saudi, walang fresh na tahong dito, mahirap hanapin. Meron dito frozen, hindi na masarap yung lasa. Ayan, ganun yung gagawin nyo, lalagyan nyo yung sibuyas, bawang, ginger para makagawa kayo ng soup base. Pakulos lagyan nyo ng ginger. Importante yung ginger kasi yun yung magbabalance ng lasa ng ating seafood. Since medyo may kalansahan ng mga seafood, magbabalance ng ginger yung lasa nun. Tapos lagyan na natin ngayon ng konting asin. Asin konti. Ayan. Tapos paminta, lagyan na natin para ma-infuse yung lasa ng paminta. Actually, ito, hindi mo na kailangan pang maglagay ng kung ano-ano pang mga spices dahil dito sa ating tom yum paste. Ito ay mabibili natin for sure sa mga groceries dyan kasi nakita ko dito eh. Kaya naisipan kong gumawa nito. Nakakita ko sa Pinoy supermarket nitong tom yum paste na to. Kaya naisipan ko, pwede akong gumawa ng noodle. Pakuluin lang natin siya. Habang kumukulo siya, since yung noodles na gagamitin ko is medyo matigas, dahil ito ay dried, tapos binabad ko lang sa tubig. So, ito na yung kinalabasan niya. Hindi siya spaghetti. Ano siya talaga? Noodle siya na, ayan. So, ayan. Ihisabay ko na siya. Ayan. Mga 1.5 cup lang, kasi pang solo lang to, kung napapansin nyo. Bakit ang kukonte nung mga ingredients na pinakita ko? Bale, solo meal lang to, kumbaga. Sa akin lang. Ayan. So, pakuluin lang natin siya. Ilagay na natin yung ating carrots. Ayan. Saka yung ating onion leeks. Side-side lang siya, ganyan. Ayan. Yung sili, ilagay na rin natin. Pasensya na at medyo medyo talagang sick ang inyong
ang inyong mare dahil nilagay ko na rin yung cabbage. Ayan. Sa isang side lang natin ilagay. Tapos, ilagay natin yung hotdog. Ganun din, puro side-side lang. Yung hotdog. Yung ating shrimp na 5 piraso. At saka yung 3 pirasong squid na pinagputol-putol ko. So, ayan. Hintayin lang natin tong kumulo at medyo maluto yung ating noodles kasi matigas yon. So, at this point, pwede na natin ilagay yung ating tom yum paste. Napakabilis lang, di ba? Kung talagang merienda lang na super bilis lang yung hanap mo, pwedeng-pwede to. Ayan. Konti lang kasi maanghang to. Ayan, konti lang yung ilalagay ko. Bakit ba nandito pa to? Ilayo ko nga muna. Ayan. Konti lang, ayan. Depende sa preference nyo, sa panlasa nyo. Ayan. This is not your usual chicken mami, beef mami. This is seafood naman para matry nyo naman yung bago. Kung wala kayong tom yum paste, okay lang yan. Basta make sure lang na yung base, soup base, una nyo gagawin. Tapos lasahan nyo kung okay na pa sa panlasa nyo yung kinalabasan nung pinakulo ang alimasag, hipon, tahong, at saka kung ano pang shellfish na meron kayo. As long as okay kayo sa lasa ng soup base, pwede nyo na siyang lagyan ng noodles. Yun lang naman yung importante doon. So, hindi siya masyadong maalat. So, lalagyan ko ng alat. At this point, tanggalin ko muna yung aking squid kasi baka tumigas siya mamaya. Ayan. Tapos, pwede ko na rin tanggalin yung shrimp since naluto na siya. And hahalo na yung lasa niya dito. So, ayan. Actually, shrimp, 5 piraso lang naman ko eh. Solo nga lang kasi talaga eh. So, ayan. Halu-haluin mo lang siya. Tapos yung soup, depende na rin sa'yo kung gaano karami yung soup na gusto mo. Lahat ay base sa preference mo, sa panlasa mo. Ayan. Paminta ulit. And, huwag salt ang gamitin ko, yung patis. Huwag gagamitin ko pang lasa. Ito, Pinoy patis na parang quality patis. Ayan. Pinoy patis. So, ayan. Mukhang maganda na yung kinalabasan ng ating tom yum. Okay. Kumukuhit yung ating ginger na nilagay. Ayun, lasang-lasa, gumuguhit yung ginger. Napakaganda sa malamig na panahon since ang ginger ay nakakapagpainit ng sikmura, ng katawan, ng pakiramdam tuwing taglamig. Anyway, talagang yung ginger naman talaga may property na nakakapagpainit ng katawan. Not in a green way, ha? Nakakapagpainit siya ng katawan. Ayan. Yun yung isa sa mga properties ng ginger. So, pagtikim ko kanina, talaga namang gumuhit siya sa lalamunan. At good yun dahil nga, di ba? Sinisipon nga ako. Oh! Ang sarap na! So, ayan. Dagdagan ko pa ng konti. And siguro mga 2-3 minutes na high heat para
ma-stabilize lang yung tubig ulit na hinalo ko, mahalo ulit siya dito sa ating noodles. And we're done! Napakabilis lang, diba? Mas mahaba pa yung mga dinaldal ko kumpara sa pagluluto. So, ayan. Plating na tayo. So, sa pagpa-plate naman, napili ko ito kasi mukhang dito siya kakasya. Ayan. Aahunin ko siya ng... Ahon na ahon, mga be! Ayan. Kuhanin ko muna yung mga noodles. Ayan. Iwanan ko yung sili. And, ayan na. Tapos na siya. Medyo nangangalumatangin yung kumare dahil dalawang gabi na akong sinisipon, dalawang gabi na akong na-corona! Ayan. Oh my God, ang sarap. Tikman natin yung hotdog. And yung hipon. Yeah, pusit muna. Dahil tinanggal ko siya in the middle of the cooking time, hindi siya makunat. Sakto lang. Tingnan natin yung noodles. Noodles na may cabbage at merong carrots. Ang anghang. Wow. Ayan. Hipon. Ang sarap! So, yan lang muna for now, mga mare at pare, para maubos ko na to, para hindi nyo na malaman at makita kung gano'ng kalakas kumain. Next time na lang, sa mukbang. So, sa mga nag-enjoy sa video na to, itry nyo na yung recipe ng Tom Yum. Pag nyo na rin kalimutan mag-like, share at subscribe sa video na ito. Huwag nyo na rin kalimutan mag-comment, huwag mahihiya, comment lang. And, see you on my next video! And see you on my next vlog. Bye! Kain na!